Yo mga kalakbay, welcome back to my YouTube channel. This is Father Toto Galban at ito ang Hugot Kalakbay. So mga kalakbay, dito po tayo sa may St. Ignatius Cathedral. Tara, lilibot ko po kayo. Pero mga kalakbay, mag-introduction po muna tayo. Kaya, let's go! So mga kalakbay, katulad nga ng sinabi ko, andito po tayo ngayon sa may St. Ignatius Cathedral. Mga kalakbay, ang St. Ignatius Cathedral po ay ang cathedral po ng aming diocese. Ito po sa Military Ordinariate of the Philippines. Yeah, let's go, tignan natin. Ito nga mga kalakbay, nakikita ninyo po ang cathedral ng Military Ordinariate of the Philippines. Ito po ay located mga kalakbay sa loob ng Camp General Aguinaldo dito po sa Quezon City. Ito nga mga kalakbay, kita nyo si St. Ignatius of Loyola. Ito nga, St. Ignatius Cathedral, Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City. Alright. So mga kalakbay, nakita nyo nga po ang estatwa ni St. Ignatius of Loyola sa harapan ng St. Ignatius Cathedral. Dito po yan sa may Camp Aguinaldo, Quezon City. Kaya naman mga kalakbay, huwag na natin patagalin pa. Ito nga, nakikita ninyo ang labas ng St. Ignatius Cathedral. Tara, libutin na natin sa loob. Ito mga kalakbay, ang loob ng St. Ignatius Cathedral. Napakaganda po dito at napakalinis mga kalakbay. Kita nyo naman po ano, ito kitang-kita ninyo ang view ng loob ng aming cathedral dito sa Military Ordinariate of the Philippines. Ito nga mga kalakbay, pagmasdan nyo pong maigi kung nakapunta na po kayo. Kung hindi pa naman, pwede po kayong magpunta at magdasal dito. Ito pa rin mga kalakbay, dito nyo rin makikita yan ang mga nakahilerang mga iba't ibang santo. Ayan nga, iba't ibang santo nakahilera sa loob pa rin po yan ng katedral ng aming diocese. Ito nakita nyo rin ang Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ito nga ang altar, nakita ninyo si Saint Therese, ayan nandun din po mga kalakbay. So mga kalakbay, ito nga si St. Ignatius of Loyola, our patron saint. Siya po ay dating sundalo, pero dahil sa isang aksidente, siya po ay hindi na naging sundalo. Pero dahil doon, sa aksidente yon, siya ay nag-reflect. Siya ay nagbasa ng Biblia at na-convert. Dahil doon, ay itinalaga niya ang kanyang sarili sa ating Panginoon at sa ating mahal na ina kay Blessed Virgin Mary. Kaya mga kalakbay, si St. Ignatius of Loyola ay ang aming patron saint. Gustong-gusto niya talagang maging sundalo, pero yun nga, na-aksidente siya. Siya ay napilayan at dahil nga doon, parang nawala na siya ng pag-asa. Parang discouraged siya. Subalit nang nalaman niya ang buhay ni Kristo sa pagbabasa ng Biblia, ay nagkumpisa na siyang kilalanin ang kanyang pananampalataya at italaga ang kanyang sarili sa ating Panginoon sa paglilingkod. Kaya mga kalakbay, siya po ay napakagandang ehemplo bilang isang sundalo at bilang isang naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi lang po sa pagbabasa ng Biblia na convert ang ating santo na si St. Ignatius of Loyola. Siya din po ay na-convert sa pagbabasa ng buhay ng mga santo. Dahil nga sa pagbabasa niya ng Life of Saints, ay unti-unting nagkaroon siya ng
pag-asa sa buhay. Dahil nga, tila baga nawawala na siya ng pag-asa dahil sa kanyang pagkapilay at pagkawala bilang isang sundalo. Pero sa pagbabasa niya ng buhay ng mga santo, lalo na sa buhay ni Saint Francis of Assisi, ay ginanahan siyang magpatuloy sa buhay na maging isang simpleng tao na sumasampalataya sa ating Panginoon. At dahil nga doon ay itinalaga niya ang kanyang sarili sa Diyos at sa ating mahal na ina. So mga kalakbay, maraming salamat ulit sa inyong paikilakbay sa akin dito sa may St. Ignatius Cathedral. Located po yan nga, sabi ko nga, dito sa may loob ng Camp General Aguinaldo, Quezon City. Ito nga mga kalakbay, ay libot ko na naman kayo. Maraming salamat sa inyong panonood. Muli, ito po si Father Toto Galvan at ito ang Hugot Kalakbay. Ang hugot ng mga nagalakbay sa hamon ng buhay. God bless!